isang mapagpalang hapon po sa inyong mga kapatid. Inanyayaan pong lahat na makiisa sa pagninilay sa daan ng krus. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, halina at ako'y tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Pangbungad. Sa mga kahayaang na bahira ng kasalanan, walang nadadama ang may kapangyarihan sa kanilang mga nasasakupan. Nagbubunga ito ng pang-api, walang katarungan at pagdurusa. Sa paghahari ng Diyos, ang kahulugan ng kapangyarihan ay paglilingkod at paglikha ng wastong ugnayan ng mga tao. Ang pagkapako ni Jesus sa krus ay isang maliwanag na halimbawa kung paano ang mga makapangyarihang tao kapag makukonfronta ng hamon ng pag-ibig at katarungan, pumipili ng manupil at sa huli sirain ang mga bagay na hindi nila naunawaan. Ito ang daan ng krus. Pambungad na panalangin. O Jesus, sa aming tagapagligtas, kami nakadapa sa iyong mga paa, humihingi ng iyong awa para sa aming mga sarili at para sa mga yumaong kaluluwa. Ipagkaloob mo sa amin ang walang hanggang narito ng iyong pagpapakasakit na ngayon aming pinag-inilayan. Loobin mong sa aming pagbabalik-tanaw sa daan ng iyong pagpapakasakit naway kalingain mo ang aming mga puso na mga pasisisi at pagbabalik-loob upang kami maging handa sa pagpasan ng may katuwaan sa aming mga krus sa buhay. Pag-ihirap at kahihiyan ng aming buhay paglalakbay. Unang istasyon, hinatulan si Jesus ng kamatayan. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinapupurihan. Sapagkat sa iyong banal na krus ay naligtas ang sanlibutan. Ebanghelyo. Si Jesus ay natulan ng kamatayan dahil sa pagiging matapat sa kanyang misyon. Sapagkat ipinahayag niya ang paghari ng Diyos na walang ng api at inaapi. Kinundi na siya ng mga kinatawan ng simbahan at pamunuan ng pamahalaan sa pakiramdam na sila'y hinusgahan ni Jesus. Nais ni Jesus na siya ang pinakahuling biktima ng pagdudumina ng tao sa kanyang kapwa. Alalahanin natin ang lahat ng mga tao na tula ng ating lipunan ng kamatayan o sa isang di makatarungang pamumuhay. Panalangin. Ama, huwag po ninyong hayaan ang aming pamayanan sa kapangyarihan na humatol sa iyong anak at nagtataguyod ng pang-api at paniniil sa mga anak mo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang isang dakilang pananampalataya upang sundan namin si Jesus sa kanyang minimiting daigdig na pagharian ng iyong mababaging pagmamahal, mahabaging pagmamahal. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Jesus na napako sa krus,
maawa ka sa amin. Ikalawang istasyon, pinasa ni Jesus ang kanyang krus. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinapupurihan. Sapagkat sa iyong banal na krus ay naligtas ang sanlibutan. Ebanghelyo, duguan si Jesus, dulot ng mga matitinding hagupi, at nadagdagan pa ang tindi ng kanyang paghihirap sa kuro ng tinik na isinuot ng kanyang ulo, sa kanyang ulo. Talagang walang hanggan ang nagagawa ng pagkabulag ng tao sa katuwiran. Hindi masukat ang naabot na pang-aabuso ng kapangyarihan. Subalit sa krus, matatagpuan ang sagisag ng pakikiisa sa atin ang pag-ibig ni Jesus. Isipin natin ang mga taong lubhang nahihirapan sa mga mabibigat at di makatarungang pasanin sa kanilang buhay. Kasama nila sa Jesus, tayo rin dapat makiisa sa kanila. Panalangin. Ama, alam po ninyo na napakaraming krus dito sa daigdig. Kaya lamang hindi tama ang bagalhinan ang mga lukha ng pagpapasa ng mga mabibigat. Ibigay po ninyo sa amin ang karunungan upang din namin talikuran at bigyan ng maling pakahulugan ng krus ni Jesus. Pagkaluban ninyo kami ng lakas at katatagan sa pagbabata ng hirap sa aming pakikibaka laban sa nagpapahirap sa tao. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, aming Panginoon, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Pabagi mo, Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan ng sa unang-unang ngayon at pampakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Panginoong Jesus, na nakapako sa krus, maawa ka sa amin. Ikatlong istasyon, nabuhay si Jesus sa unang pagkakataon. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinapupurihan. Sapagkat sa iyong banal na krus ay naligtas ang sanlibutan. Ebanghelyo. Nakadama si Jesus ng takot, natigib ng kalungkutan at tapis nang mapagtanto niya ang mangyayari sa kanya. Binigo siya ng kanyang mga disipulo at nakatulog sila. Naramdaman niya siya'y pinabayaan, kasama ng mga napabayaan at mga biktima ng pang-aakit. Alalahanin natin ang lahat ng mga taong napabayaan, kinalimutan, nag-iisa at walang magawa dahil wala silang matagpuang pagkakaisa o tulong kahit saan. Hinihiling sa atin ni Jesus ngayon na manindigan para sa mga nahihirapan. Panalangin. Nilikha mo kaming magkakapatid, subalit ang lungkot. Pagpapabaya at kawalan ng pagkakaisa ang naghatid sa amin sa kamatayan. Dahil sa inyong anak na naranasan ang hapis dulot ng pagtatakwil sa kanya, hiniling namin na puspusin mo ang pag-ibig ang aming mga puso sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparaan ang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Panginoong Jesus na nakaako sa krus, maawa ka sa amin. Ikaapat na istasyon, nasalubong ni Jesus ang kanyang ina. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinapupurihan. Sapagkat sa iyong banal na krus ay naligtas ang sanlibutan. Ebanghelyo, na masalubong ng paningin ni Maria ang mga mata ni Jesus. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Dito na unawaan ni Maria ang misteryo ng pag-ibig ng kanyang anak na si Jesus. Sa pamamagitan ng krus lamang, makikilala natin kung sino siya. Isaisip natin ang mga nanay at tatay na walang magawa habang pinagmamasdan ang pagdurusa ng kanilang mga anak. Sana'y matagpuan nila ang pag-asa kay Maria. Panalangin. Ama, biyayaan ninyo kami ng grasyang masumpungan namin si Jesus sa paanan ng krus. Kagaya ni Maria, bigyan po ninyo ng kaluwagan at tatag ng kalooban ang mga nagdaranas ng hirap para sa kanilang mga anak at walang kayang gawin sa ikalulutas nito. Sa ngalan ni Jesucristo na iyong anak, Ama namin, sumasalamin ka, sambahin ang ngalan mo, mabasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparaan ang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Jesus, na napako sa krus, maawa ka sa amin. Ikalimang istasyon, inatasan si Simon na pasanin ng krus. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinapupurihan. Sapagkat sa iyong banal na krus ay naligtas ang sanlibutan. Ebanghelyo, upang hindi bawian ang buhay si Jesus sa daan pa lamang, atasan ng mga kawal ang sinumang unang makita nila na pasanin ang krus. Si Jesus at Simon ay sumisimbolo ng mga taong inalipin ng kapangyarihan. Napilitan ba lamang si Simon sa kanyang pakikisa sa paghihirap ni Jesus o kusang loob na ginawa niya ito? Iniisip ni Simon na sa pagpapasan niya ng krus ng isang inatulan o kinundinang tao, tumutulong siya sa Diyos. Balikan tingin natin ang mga panahon na hinihingi ng mga kapatid natin ang ating tulong na pasanin ang kanilang krus. Ano ang naging tugon natin sa kanila? Panalangin. Ama, ang nais mo para sa amin lahat ay maging malaya.
huwag po ninyong tuyutan na duminahan ng ilang tao ang kanilang kapwa sa pamamagitan ng dahas. Palayain po ninyo kami sa pangyarihan. Gawin po ninyo kaming magkakaibigan at kapaglingkod sa isa't isa sa ngalan ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Kabaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luhalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan, siya nawa. Panginoong Jesus na napako sa krus, maawa ka sa amin. Ika-anim na istasyon, pinunasan ni Veronica ang mukha ni Jesus. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinapupurihan. Sapagkat sa iyong banal na krus ay naligtas ang sanlibutan. Ebanghelyo. Ang pagpapahid ng isang duguang mukha ng Diyos at isang matapang na babae ang siyang gumawa nito. Ang naiwang larawan ang siyang pinakamabisang daan upang makita ang mukha ng Diyos dito sa mundo. Sa mga mukhang labinsala ng sobrang bighati, pagsasamantala at kawala ng katarungan, ating makikita ang pinakamagandang larawan ng puong may kapal. Kaya ba natin, katulad ni Veronica, na salungatin ang lahat ng mga hadlang at mga baluktot na paniniwala upang pahiran ang dugo ang mukha ng mga nagbabata ng hirap? Panalangin. Ama, ipagkaloob ninyo sa amin ang isang pusong wagas upang matuklasan at mapahiran ng iyong larawan sa mga mukha na mga nangingibang bayan, mga manggagawa, mga itinakwil ng lipunan at ang mga sugatan sa pakikibaka at kawala ng katarungan. Gawin po ninyong Veronica ang inyong simbahan na kayang suungin ang mga panganib, mapahiran lamang ang mga pinsalang mukha na mga bugbog ng pagtitiis sa pamamagitan ni Kristo, Jesus, aming Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Kabaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-unang, ngayon at pagpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Panginoong Jesus, na napako sa krus, maawa ka sa amin. Ikapitong istasyon, nabuwal si Jesus sa ikalawang pagkakataon. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinapupurihan.
sapagkat sa iyong banal na krus ay naligtas ang sanlibutan. Ebanghelyo. Nadama ni Jesus na pinabayaan na siya ng lahat at napapaligiran ang kapangyarihan ng kasamaan, kaya tumulog siya sa Ama. Hindi niya matanto ang kahinatnan at ipinahayag niya niyang paghahari ng Diyos. Ang pangitain ng kamatayan ang madalas na bumabagabag sa mga taong malabo ang pagtingin sa kanilang kinabukasan. Kasama ni Jesus ang mga taong nabigo at walang nakikitang katugunan sa kanilang pagkakagutom sa katarungan. Kailangan natin makisa sa kanila kung ibig nating makasama si Jesus. Patuloy natin ituon ang pag-asa sa Ama gaya ni Jesus sa kanila. Panalangin. Turuan po ninyo kami, Ama, na manalangin katulad ni Jesus sa lamanan ng Getsemane upang matutunan namin makibahagi sa mga pasakit at dalamhati ng lahat ng mga sugatan at nabuhal sa daigdig na ito hanggang matupad ang kalooban mo ng pag-ibig at buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, nagpupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Hugot kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Iwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan, siya nawa. Panginoong Jesus na napako sa krus, maawa ka sa amin. Ikawalong istasyon. Nagsalita si Jesus sa mga kababaihan ng Jerusalem. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinapupurihan. Sapagkat sa iyong banal na krus ay naligtas ang sanlibutan. Ebanghelyo. Umiiyak ang mga kababaihan ng Jerusalem sa harap ng bilanggong hinatulan ng kamatayan si Jesus. Subalit, hiniling ni Jesus na ibaling nila ang pagtingin sa kanilang mga sarili. Ang kamatayan ni Jesus ay gawa ng isang lipunang nakapinib ang pinto sa mga biyaya ng Diyos. Itinakwil ang salita ng kaligtasang dala ni Jesus. Ang kanyang mga salita sa mga kababaihan ay minsang naging isang banta at panawagan ng pagbabalik loob. Banta, sapagkat ang sino mang tumanggi sa grasya ng may kapal ay naghahanap ng sariling kamatayan. Isang panawagan sa pagbabalik loob dahil hindi imposible ang pagbabago. Ang pagtanggap sa salita ng Diyos, pagsasabuhay nito at pakikiisa sa pagpupunyaging itatag ang paghahari ng Diyos dito sa sandaigdigan. Panalangin. Buksan po ninyo ang aming puso, O Ama, sa iyong mga salita upang lumaya kami sa aming pagkamakasarili. Matutunan sana namin mamuhay na palagi ang makikiisa sa lahat ng aming kapatid sa buong sangkatauhan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, aming Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Habagin, O Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-unang, ngayon at kung pakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Panginoong Jesus, na napako sa krus, maawa ka sa amin. Ikasyam na istasyon. Sa ikatlong pagkakataon, nabuhay uli si Jesus. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinapupurihan. Sapagkat sa iyong banal na krus ay naligtas ang sanlibutan. Ebanghelyo. Nahalong dugo ni Jesus sa lupang napakaraming dugong hinihain na mga walang sala mula noon hanggang sa kasalukuyan. Mahalaga sa Diyos ang dugo hinihain na mga walang sala. Itong dugo na likha ng sala ng tao sa marubdob niyang pagnanasa na maging Diyos. Alipin ng pagkamakasarili at mamatay tao ng sariling kapatid. Huwag tayong palinlang na babahala ang puong may kapal sa mga inosenteng dugo. Kaya ang isang anghel ang dumating upang kalinain si Jesus. Itong mga duguan ay bubuhayin muli. Ang lupang dinilig ng dugo ay mamumungkadkad uli ng isang bagong buhay. Ang bawat nilalang na nag-alay ng dugo ay pagkakalooban ng anghel at siyang bubuhayin muli. Panalangin. Sumisigaw, O Ama, ang dugong dumaloy mula kay Jesus at sa marami namin mga kapatid. Isinasamo namin, harinaway, walang sinuman ang magpapadanak ng dugo ng kanyang kapatid. At huwag mong hayaang sinuman ang papatay sa mamamaya ng matinding kahirapan. Sanggalan ni Kristo, Jesus aming Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Iwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Panginoong Jesus na napako sa krus, maawa ka sa amin. Ikasampung istasyon. Hinubaran si Jesus. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinapupurihan. Sapagkat sa iyong banal na krus, inaligtas ang sanlibutan. Ebanghelyo. Paghinubaran mo ng damit ang isang tao sa harap ng publiko, katumbas ito ng pagyurak ng kanyang pagkatao at pag-alis ng kanyang damal bilang tao. At ito ang ginawa nila kay Jesus. Patuloy pa rin itong ginagawa sa mga taong pinagkakaita ng lahat na narapat sa kanila. Ang pag-asa ay hindi nakasalalay sa mga sakim at kurapot, kundi kay Jesus na pinagkaitan din ng lahat. Buo ang pagtitiwala ni Jesus sa kanyang Ama. Nasa kanyang panig ang Diyos, kaya dapat magtiwala kay Jesus at sa mga pinagkaitan. Yung walang mawawala sa kanila at may karapatang umasa sa Panginoon.
mula sa kanila itatatag ng Diyos ang isang bagong sambayanan. Panalangin. Nakikita namin sa inyong anak na pinagkaitan ang paghihirap o mga dukha dito sa daigdig sa mga taong walang pagbabago. Lubing po ninyo sila'y magkaroon ng puso mapagbahagi, mapagmahal, na hindi nakatali sa mga material na bagay. Turuan ninyo kami magbahagi sa ngala ng pagkakaisa mula sa aming makakaya o ari-arian. Sa pamamagitan ng Jesucristo, aming Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa mga nagkakasalang sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Kapaginaw Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon ang pagpakailanman at pasawalang hanggan, siya nawa. Panginoong Jesus na napako sa krus, maawa ka sa amin. Ikalabing isang istasyon, ipinako si Jesus sa krus. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinapupurihan. Sapagkat sa iyong banal na krus ay naligtas ang sanlibutan. Ebanghelyo, ipinako ang mga kamay at paa ni Jesus. Nais nilang dumaloy ang mas maraming dugo upang madali siyang mamatay. Sadya nilang ginagawa ang ganito. Madali nilang maililipit si Jesus sa manunulsod. Subalit si Jesus ay mas malakas sa kanyang kahinaan kaysa mga naghatol sa kanya. Mula sa kanyang napakuang krus, may pagdarasal niya ang mga naghirap sa kanya. Nagpakahirap sa kanya. Hindi ibig sabihin na pinawawalang sala sila, kundi idinidiin ang kanilang kaibangan at kasalanan. Kaya, inihingi sila ng kapatawaran. Ito ang tagumpay ng isang pinahihirapan sa mga nagpapahirap sa kanya. Tagumpay din ito ng pagmamahal at habag. Panalangin. Ama, lubha ang pananakit na ginawa sa inyong anak. At marami din sa inyong mga anak ang pinahihirapan sa iba't ibang pamaraan. Ang aming pusong puspos ng bigati at tumadalangin para sa mga biktima ng matinding pasakit at sa mga gumawa nito. Pagkasunduin mo po sila naway mahinto na sa mundong ito ang anumang pananakit sa kapwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyaan kami sa lahat ng kasama. Amen. Kabaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Panginoong Jesus na napako sa krus, maawa ka sa amin. Ikalabing dalawang istasyon, namatay si Jesus sa krus.
Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinapupurihan. Sapagkat sa iyong banal na krus ay naligtas ang sanlibutan. Ebanghelyo. Si Jesus na taga Nazaret, ang dakilang propeta na nagpahayag tungkol sa bagong buhay at pagkahari ng Diyos ay pinatay sa labas ng lungsod. Siya ay tinakwil ng lipunan, ng relihiyon at ng buhay. Sa pagkakataong ito, ipinakikilala ni Jesus ang kanyang ganap na katapatan. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa kanyang paniniwalaan at mga ipinahayag. Namatay siya, lubos ang pagtitiwala sa kanyang Ama, ang Diyos ng pag-ibig, at mas makapangyarihan kaysa mga kumitil sa kanyang buhay. Tayo mga tagasunod ni Jesus ay hindi dapat mawala ng pag-asa. Patuloy nating hanapin ang bukal ng pag-asa sa krus ni Jesus. Tayo'y mga alagad ng isang taong napako sa krus. Katulad ni Jesus, sikapin natin makilala siya sa ating paglilingkod. Kahit hanggang kamatayan, tungo sa pag-aangki ng sanlibutan ng isang bagong buhay. Panalangin. Naniniwala po kami, O Ama, na si Jesus ang ipinako sa krus ay iyong anak na tagapagligtas. Sa pamamagitan niya, alam namin na ang inyong lakas ay ang pag-ibig na nagtitiis kasama ng mga nagdurusa. Kasama ni Jesus, nais namin makipagtunggali laban sa dalamhati na siyang dahilan ng pagdurusa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sabahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagin o Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Panginoong Jesus na napako sa krus, maawa ka sa amin. Ika-13 istasyon, si Jesus ay binaba mula sa krus. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinapupurihan. Sapagkat sa iyong banal na krus ay naligtas ang sanlibutan. Ebanghelyo. Tinanggap ng Ina ni Jesus sa kanyang mga bisig ang walang buhay na katawan ng kanyang anak. Inilagak niya ang buong pagtitiwala sa Diyos na mula sa patay na laman ang may kapal ay lilikha muli ng bagong buhay. Si Maria ay magsisilang muli ng isang bagong buhay sa hirap at pag-asa. Ang sambayanan ni Kristo, kagaya ni Maria, kailangan tanggapin ang lahat ng tao, lalo na yung mga nagdurusa dahil sa isang dakilang adikain. Inaanyayahan sila itong sambayanan sa isang bagong buhay, ang kanilang pagtitiis kapag nagsasabuhay ng pagkakaisa at pananampalataya ay nagiging daan tungo sa isang bagong sambayanan ng Diyos. Panalangin. Binigyan ninyo, O Ama, ang simbahan ng bagong halimbawa o modelo sa katauhan ni Maria. Basbasan po ninyo kami ng pananampalatayang kagaya kay Maria na handang tanggapin sa simbahan
ang lahat ng mga nilalang na nagtitiis ng hirap. Umusbong lamang ang isang bagong angkan kung saan lahat ay magkakapatid sa iyong ngalan, aming Ama, sa pamamagitan ni Jesus, aming Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Panginoong Jesus, na napako sa krus, maawa ka sa amin. Ikalabing apat na istasyon, inilibing si Jesus. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinapupurihan. Sapagkat sa iyong banal na krus ay naligtas ang sanlibutan. Ebanghelyo, ang libingan, ang pinakasukdulang kalungkutan, ang patay ay ganap na nag-iisa. Ang paniniwala ng mga pumatay kay Jesus na kapag nailibing na nila ang katawan nito, mabubura sa isipan ng badla ang alaala ni Jesus. Subalit ang libingan ni Jesus na nasa halamanan ay dampana ng buhay na siyang naging bukal ng bagong buhay ni Jesus. Si Jesus ang magiging binhi na kapag ibinaon sa lupa, tutubo ito at mamumukadkad. Ang buhay niya ay nasa kamay ng Diyos. Ganoon din ang lakas ng mga nangawala ng buhay at mga pinatay. Hindi pababayaan ng Ama ang kanyang mga anak. Panalangin. Ama, ginawa mong pagdaraanan tungo sa bagong buhay ang libingan ni Jesus. Hayaan ninyong tanggapin ang lupa ng may payapa ang mga yumao. Halinaway magbunga ito ng pag-asa at buhay para sa iyong sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon ang pagpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Panginoong Jesus na napako sa krus, maawa ka sa amin. Pangwakas na panalangin. Panginoong Yeso Kristo, tulungan mo po ako na makita po sa krus ang bigat ng aming pagkakasala. Tulungan mo po ako makita po sa krus ng kasalanan ay handang sa iyo. Ng kasalanan ay tagawasak ng kagandahan at kalaban ng lahat ng kamahalan. Tulungan mo po ako makita sa iyong krus ang halaga ng pagtutunguhan ng iyong pagmamahal na ikaw ay tunay na nagmamahal sa amin
na walang kapali. Tulungan mo po akong makita sa inyong krus ang kapangitan ng kasalanan at di na muling magkasala pa. Tulungan mo po akong makita sa inyong krus ang hiwagan ninyong pagmamahal at nang ako'y sumuko magkakapakayan ng iyong pagmamahal. Hiniling ko ito sa pamagitan ng iyong mahal na ina. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.